Bago sa saksi, state of calamity na sa buong lalawigan ng Camarines Sur dahil sa pinsalang dulot ng bagyong Enteng. Bakas mula sa ere ang pananalasa nito sa iba't ibang lugar sa Luzon, gayon din ang pagkakalbo ng kabundukan sa Rizal na isa sa mga lalawigang napuruhan ng bagyo. Saksi, si Marisol Abdurrahman. Kasabay ng ulan, bumuhos ang luha ni Ian. Itinigil na kasi ang paghahanap sa kanyang ina at 8 taong gulang na pamangkin. Nawala ang maglola matapos tangay ng lumaragas ang tubig ang kanilang bahay sa Barangay San Luis, Antipolo City. Hindi ko na po makapigil yung iyak ko eh. Kasi doon una, pinipilit ko pa na parang wala lang pero... Hindi pa po nakita yung nanay ko. Bago yan, halos buong araw naghanap ang mga rescuer. Ilang oras din na naghalughog ang mga rescuer sa bahaging ito ng Sitio Banaba sa pag-asang makikita ang mga hinahanap. Pasado las 2 ng hapon, itinigil ang search and retrieval operation. Ginawa na po namin yung lahat para makatagpuan natin yung dalawang pang natitirang cadaver. Sakay ng chopper na mag-ikot si Pangulong Bongbong Marcos sa mga lugar na sinalanta ng bagyong Enteng. Tanaw mula sa ere ang malakas pa ring agos at mataas pa ring antas ng Marikina River. Nakita rin ng Pangulo ang mga kalbong bahagi ng kabundukan ng Rizal kung saan may mga quarry o di kaya'y mga real estate development. Everywhere napunta no after the storm. Pag nakita mo yung gumuguho, kaitan mo lang sa taas. Last year, hindi kalbo yan. Ngayon, kalbo na. Kaya nagkalas. So, are we it's life and death already. Maraming namamatay dahil sa mga ginagawa nila. So, we have to be more. The laws are all there. It's the implementation and the enforcement. Sa ulat ng OCD, 15 ang bine-verify nilang namatay, 15 ang sugatan at 21 ang nawawala. 1.7 million ang apektado. Kahit nakalabas na ang bagyong Enteng sa Philippine Area of Responsibility, iniutos ng Pangulo sa iba't ibang government agencies na maghanda pa rin sa posibleng pagbaha sa mga lugar na malapit sa mga water reservoir. Patuloy pa rin ang pag-ulan na mabigat. Kailangan mapilitan tayo na magbitaw ng tubig. So let's watch that closely. We'll keep up to date on that. Ayon sa PAGASA, bukas ang isang gate ng Ipo Dam na nakakaapekto sa iba't ibang bayan sa Bulacan. Hindi man natuloy ang pagpapakawalan ng tubig kanina sa Magat Dam pero nakataas ang flood precaution. Umapaw naman ang Lamesa Dam nang lumampas ang antas ng tubig nito sa overflow level na 80.15 meters kaninang umaga. May epekto yan sa kahabaan ng Tulian River sa Quezon City, Valenzuela at Malabon. Hanggang kanina, tumaas pa ang baha sa Hermosa Bataan. Mas mataas pa nga ang tubig sa Barangay Daungan at papasok sa Barangay Almasen. Lumigas na ang ilang residente. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abdurrahman, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.